pa si Romel Ali Mabitria, Executive Director ng Humanitarian Aid Assistance Foundation. Nagturo din ako dito ng criminal law sa FEU Law School. Marami namin siyang tinututulan, no, yung pagbawa ng minimum age of criminal responsibility, lalo-lalo na sa aming organisasyon, ang Humanitarian Legal Assistance Foundation, kasama ng ibang mga NGOs, no, nagtatrabaho para sa mga bata. Naniniwala kami na hindi ito yung solusyon, no, para doon sa kriminalidad na sinasabi nilang ginagawa ng mga bata. No, ang sa tingin namin, ang solusyon ay tamang pagpapatupad ng batas, pagbibigay ng kalinga sa mga bata upang sila ay hindi na mag-commit ng crimes. Kasi napatunayan na ng HLAF yun, ano, sa aming mga programa kung saan tinignan namin, no, nakipag-partner kami sa mga barangay and then sa mga cities. At nakita namin na kapag ang barangay pala ay na-train, naging may kapasidad or nagkaroon ng kakayahan, no, na mag-handle or humawak ng mga kaso ng batang children at risk and then children in conflict with the law. At alam nila kung paano ipatupad ng tama ang 934. Nakita namin bumababa yung insidente ng, ano, ng juvenile delinquency na tinatawag. Actually, kung titingnan mo yung batas ngayon, ano, yung batas natin ngayon, ganun din ang nakalagay. Hindi makukulong ang bata, bawal ikulong ang bata, bawal isama sa mga adults. Pero lo and behold, pag tinignan mo yung tunay na nangyayari, may bata pa rin kami nakukuha sa loob ng jail kasama ng mga adults. Meron yung mga lugar na walang kapaglagyan ng bata, yung judge mismo yung nag-commit ng mga bata sa loob ng jail. No, so nakikita natin na kahit pinagbawal pala, no, ng batas, ay nangyayari pa rin. So ano ngayon ang problema namin kapag binaba sa 12? Pag binaba sa 12, ibig sabihin nagiging vulnerable ngayon yung mga 12 anyos, no, hanggang 18 anyos na mapunta din sa jail katulad sa nangyayari ngayon no, sa mga more than 15 and below 18. So yun yung mas kinakatakot namin kasi sa tingin namin kapag 12 anyos hindi ka nararapat na mapunta ng jail. So maaaring hindi nakalagay na ikukulong kasi pinagbabawal. Pero dahil sa proseso, dahil sila ay papasok doon sa tinatawag natin criminal justice na proseso, maaari silang mailagay sa jail katulad ng nangyayari ngayon. Ayon sa batas, kapag ang bata ay 15 and below, yun yung sinasabi nilang walang pananagutan. Hindi totoo na walang ginagawa, hindi totoo na pinapalayan ng sila. No? Klarong-klaro yung batas na kapag ang isang bata ay 15 and below, nakapag-commit siya ng offense, kailangan bigyan siya ng intervention program na tinatawag. Ano yung intervention program? Ito yung mga programa na dapat ibinibigay sa bata upang matugunan kung bakit siya nagko-commit ng offense. Maliban doon, meron siyang civil liability. No? Yung danos perwisyos kailangan niyang bayaran. And then, may mga nagtatanong, paano kung mabigat ang krimen? Homicide, murder. No? Hindi natin sinasabi na walang nangyayaring ganun. No? Pero konting-konti ang mga pangyayari ng ganyan. Ngunit, ang nakalagay sa batas, kapag ka mabigat ang krimen na ginawa ng isang bata, sabi doon, dapat automatic, dapat dadalhin sa bahay pag-asa. 15 and below ito, ano? 15 and below. Dadalhin sa bahay pag-asa upang doon siya papanagutin sa krimen na ginawa niya. Ganun pa rin naman. So, ibig sabihin, wala talagang walang added value at walang purpose para babaan pa nila yung criminal liability. Ang mas kinakatakot na namin na dahil wala naman talagang idadagdag siya doon sa proseso, ang kinakatakot namin ay dahil nilagay mo sa 12, baka mas may mga detrimental pang mangyari sa kanya. Diba? Kasi tinuturing mo siyang may criminal na pananakutan. Ibig sabihin ng criminal na pananakutan, katulad ng isang adult, may criminal liability. Diba? So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pwede siyang tawaging kriminal. Ibig sabihin, pwede siyang dalhin sa pulisya, pwede siyang dalhin sa prosecutor, sa korte. So iniisip natin, kaya bang unawain ng isang 12 anyos ang lahat ng prosesong ito? Diba? Habang siya ay pinapanagot. So sinasabi natin sa NGO na sa HLAP, ang sinasabi natin ay, papanagutin mo yung bata, dapat lang, kasi gumawa siya ng krimen. Pero dapat yung pamamaraan ay naaayon at naaangkop sa kanyang edad, kailangan yung nauunawaan niya, yung pamamaraan at proseso, hindi yung katulad sa pinopropose nila ngayon na pag naging 12 na,
dadaan na siya sa criminal justice process. Masyadong maano, masyadong bata para dumaan sa ganung klaseng proseso. Yung sentensya ay nakabase tayo doon sa, kumbaga, sa criminal code. Kung ano ang sentensya doon, yung pa rin ang yung pagbabasehan sa kung anong sentensya ang ibibigay sa bata. Ngunit ito ay mas mababa ng tinatawag na 1 degree. You know? Ibig sabihin, mas mababa kaysa doon sa ano sa sentensya ng adult. Pero hindi lahat ng ano, hindi lahat ng krimen ay pwede mong babaan ng 1 degree. Kasi may mga technicalities, ano? Halimbawa, pag sinabi mong, ano, 5 years eksakto yung ano yung penalty, hindi yung mga nakalagay sa revised penal code. Walang 1 degree yun, 5 years lang talaga yun. Diba? So may mga krimen na pwedeng mas mababa, may mga krimen na hindi mababa yung may bibigay na, ano, na parusa. So, yun yung isa. Pangalawa, kahit mababa ang ibigay, dahil nga may 1 degree lower, ang problema natin doon is the same punishment ang binibigay sa nature of punishment. Kulong pa rin yun. Imprisonment pa rin yun ang ibibigay. So ang tanong ay, mauunawaan niya ba kapag siya ay ikinulong, for example, no, eventually, pag ikinulong siya at pinatupad yung sentence, mauunawaan niya ba ang ibig sabihin nun kung bakit siya kinukulong? Kung bakit yun yung bananagutan niya? Isang 12 anyos ang ginawa niya tapos paparusahan mo ng pagkakulong eventually. Parang napakahirap para sa isang 12 years para i-process ang lahat ng ito. Kapag detention ang pinag-uusapan, kapag yung lumang sistema, no? Kapag yung lumang sistema, kung saan walang pagkalinga at walang intervention programs, mas nakita namin noon na paulit-ulit, pabalik-balik yung mga bata. Kinakausap ko nga yung mga social workers namin dati. Sabi ko, anong pinagkaiba ng ano ng may pangilinan law sa wala? Sabi niya, nung dati, sa 10 bata na nagko-commit ng offense, mga 5 hanggang 6, paulit-ulit. Sabi niya, nung nagkaroon ng pangilinan law kung saan ay trinay at sinubukan namin nabigyan ng intervention program, yung mga first-time offenders, yung mga bata, bumaba siya. 2 hanggang 3 na lang yung paulit-ulit. So, ibig sabihin, merong mga uulit talaga. No? Merong talagang hindi ka ma-resolve o masosolusyonan. Pero makikita din natin na 2 lang yun out of 10. Yung 8, nabibigyan ng pangalawang pagkakataon, nabibigyan ng mas maayos na buhay, nakakapag-aral, nagiging maayos na mamamayan. At hindi pa to full implementation ng batas. So we are hoping na sana mas bumawa pa yung paulit-ulit. Eh. Sana mas bumawa pa siya kung maipatupan ng maayos ng batas. Kung titingnan po ang karanasan no, ng pagpapatupan ng batas at kung ano yung magiging epekto nito, I think it is anti-poor. Kasi number one, tingnan natin, kapag mayroong isang bata na nag-commit offense at isang sabihin na natin ay mula sa mayamang pamilya, ano ang mangyayari? Hindi naaabot ng pulisya, hindi naaabot ng ano na musgari yan. Pag-uusapan yan, di ba? Maraming resources ang isang pamilya no, para halimbawa yung may kaya or may poder na pamilya, gagamitin ng resources. Kasi hindi sila naniniwala na kailangan pagdaanan ng isang bata yung proseso yun. Now, paano naman kung ang halimbawa ang isang bata ay walang resources? In the first place, walang pagkain, kaya nag-knockout. In the first place, battered yung kanilang mga magulang, kaya nakagawa ng karumaldipang lakrimen doon sa gumawa ng or doon sa nang-aapi sa kanila. Anong gagawin nila? Wala naman silang pader. Diba? So ang mangyayari ay sila yung magiging ano rin doon, sila yung actually ang karamihan na mapupunta doon sa criminal justice system. Sila yung mapupunta sa police, sila yung mapupunta sa fiscal, sila yung mapupunta sa uskano. Sinasabi ko nun nga palagi no, na no to lowering kami, kailangan lang naman talaga is makasuportahan no, yung ating mga barangay, yung ating mga LGUs, na maipatupad nila yung Criminal Justice and Welfare Act. Dahil sa pamamaraan ng pagpapatubad, mas mabibigyan natin ng oportunidad
yung ating mga kabataan na magkaroon ng panibagong buhay, na magkaroon ng mas maayos na magkaroon ng buhay. Hindi natin kailangan na ikondena, no, yung mga bata na in the first place ay hindi nagkaroon ng magandang pagkakataon.